So hello kabayan, I'm Ruthie and welcome to Ruthelicious Yoga. Ang ating foundational pose sa araw na ito ay tinatawag nating balasana or child pose. At ang mga benepisyo po ng pose na ito ay pinapahaba at nai-stretch ang ating gulugod at nakakaalis po ng sakit at pananakit at paninigas ng leeg at saka ng lower back. At tapos ito din po ay ini-stretch po yung ating hips dahil sa position ng ating leg sa pose na ito, saka yung ating hita, yung thighs natin, at saka yung ating ankles, may sakong, yung parte ng sakong natin. At sa pose na ito po ay nagre-regulate din po ng circulation ng ating blood sa ating katawan. At gusto ko rin bigyang pansin na itong child pose ay isang resting pose. So, pag kayo ay nagpa-practice o kayo kung kayo ay nag-exercise, may mga time na hinihingal kayo, nag-stop kayo, meron kayong ginagawa, di ba? Parang nag-stop lang kayo. Sa yoga din po, may mga time na maghihingalin kayo, may mga time na kayo ay nahihirapan, na kailangan nyo mag-catch ng breath. Ito po ang ginagamit nating resting pose, ang child pose. So, ituturo ko po sa inyo kung paano gawin ito ng tama para makuha nyo lahat yung magagandang benepisyo ng pose na ito. At nang maintindihan ninyo na kahit nasaan kayo, kung biglang sumakit ang katawan nyo, lalo kung nasa bahay kayo, meron kayong stress, pag ginawa nyo ito, makaka-release ito ng tension. Because yung time na nakaupo kayo, ginagawa nyo itong pose na ito ay tinutuon natin ating pansin sa ating breathing. Okay? So, kung ready na po kayo, ang una sa ating gagawin ay come uli kayo sa tabletop. Tapos yung tuhod ni toes, hinlalaki. Pagdikitin niyo yung hinlalaki ninyo at i-press niyo sa sahig. Now, you have two choices. Pwede ang inyong knees ay magkadikit kung ito ay komportable sa inyo. Or, wide ang inyong knees. Ganyan ka-wide. Kung ito ay komportable at yung inyong sit bones o yung inyong pawitan ay nakaupo sa inyong may sakong o sa inyong heels. Okay? At after this, kung nakapwesto na kayo ng ganyan, i-move nyo lang yung inyong kamay pa una at bring your chest down. Stretch yung inyong kamay forward at bring your head o yung inyong noo sa sahig. Now, para sa ibang tao, mahirap ito. Lalo na kagaya ko na malaki ang bilbil. So nakakasagabal 'yon. Yung mga kagaya ko yung mga bilbil, pag makadikit po, nakakasagabal kasi napipisa yung aking tiyan. Kaya ang ginagawa ko wide yung aking stance. So para yung tiyan ko nasa sahig. Pero hindi po lahat, lalo na kung baguhan kayo, hindi lahat ay kayang i-press ang inyong chest sa sahig. Okay? So, maybe ang inyong kamay ay straight forward at forehead nyo nasa sahig. Maari sa iba ay komportable ito, pero sa iba masakit para sa inyong braso o sa inyong balikat. Pwede nyo pong pagdikitin ang inyong kamay, ganito, at saka nyo ipatong yung inyong noo sa ibabaw ng kamay. And from here, mag-breathing kayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, ito po yung sinasabi ko. Na lelenten at saka na i-stretch ang inyong hips, ang inyong thighs, at saka yung nare-release yung tension nyo sa back. So, ulitin ko po para lalong mas malinaw.
So you have the option na magkadikit ang hita at ang kamay ay nasa unahan. Maaring hindi dumikit ang inyong noo sa sahig, and that is okay po. Pwede pong ganyan. Mapipil nyo po na napipil nyo stretch dito. Maaring ang inyong puwita na hindi nakadikit din sa inyong sakong. Kasi eventually, kapapractice nyo, makaka-reach na rin po. So, ganyan lang po. And breathe. Option, magkapatong ang kamay. Ang noo nasa ibabaw ng mga kamay. Another option, wide ang tuhod. Ang arms forward, forehead on the mat. Another option, magkapatong ang kamay, ang head, ang forehead nasa babaw ng kamay. And ngayon po, i-relax niyo po lahat ang muscles niyo sa likod, sa hips, sa shoulders, sa arms, and just breathe. Hinga lang kayo ng malalim. Kung gano'ng kadaming gusto nyong hinga, okay lang ho. Kung wala kayong practice ng yoga, ito lang gusto nyong gawin, pwede din po. So take one more deep breath. Exhale through the mouth. And slowly rise up. So pag nag-rise up po kayo, dahan-dahan lang. Kasi kung kayo ay nakatungo, ginoon nyo parang inversion po yon. Pag binigla nyo ang inyong pagtayo, maaaring kayo ay makaramdam ng pagkahilo. So, ito po yung tinatawag natin na child pose, ang balasana. At uulitin ko, ito po ay resting pose. So, throughout the practice, pag kayo ay nagyo-yoga, o kung anumang exercise ang ginagawa nyo, o kung gusto nyo lang talaga na ma-release ang tension, ito po ang pinakamagandang pose para sa para sa inyo. At ang pinaka-focus po ninyo ay yung inyong paghinga. Okay? So kung meron kayong mga tanong, mag-leave lang po kayo ng message sa comment section. And I hope you like and subscribe to my YouTube channel. Marami pong salamat. Namaste.